kapatid, lagi na ba kayong naka-jacket ngayon? Sabi ng Pag-asa, mas lalamig pa ang panahon sa mga susunod na buwan. Pero ibang level naman daw ang ginaw sa Tagaytay na nag-snowpack. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa viral video na ito ni Trixie Meraki sa TikTok, makikita sa bintana ang pagbagsak ng umano'y snow sa Tagaytay. Marami tuloy netizens na natuwa at na-excite. Pero totoo ba talagang nag-snow sa Tagaytay? Sinubukan nating kontakin ang nag-upload ng video para kumpirmahin ang nangyari. Pero ayon mismo sa Pag-asa, malabong mangyari yan. Talagang malit ang tsansa magkaroon ng snow dito sa Pilipinas. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas po ay matatagpuan sa equator, yung bahagi ng mundo na kung saan all throughout the year ay mainit talaga ang temperature profile ng ating atmosphere. Maaaring wala akong masabi kung anong type of material. Maaaring ibang material on other than snow, no, na inihagis just to make it appear na talagang umuulan ng snow dun sa particular na lugar. Ayun. Kung hindi man totoo ang snow na yan, totoo namang ramdam na ang paglamig ng panahon sa buong bansa. Agligo sa madaling araw, halos mapapasok ka na ng lamig. Hindi mo na kailangan mag-electric fan, kailangan mo talaga naka-jacket na nakakumot. Dahil ito sa Amihan o Northeast Monsoon na nagdadala ng malamig at tuyong hangin. Dito sa Quezon City Science Garden ng Pag-asa, naitala kahapon ang pinakamalamig na temperatura ngayong buwan. Pumatak sa 20.2 degrees Celsius ang temperatura sa Quezon City kahapon ng 6:10 a.m. Habang sa Baguio City, nakangangatog na 11.4 degrees Celsius ang naitala noong 4:50 a.m. ng December 5. At ayon sa Pag-asa, mas lalamig pa sa mga susunod na araw. Yung talagang lowest temperature ng every Amihan season na nagsisimula ng November and ends the February the following year, karaniwan ay tatala po natin sa buwan ng January at February. Posible raw na umabot sa 18 hanggang 19 degrees Celsius ang lamig dito sa Metro Manila sa mga susunod na buwan, habang 8 to 10 degrees Celsius naman sa Baguio. Ayon sa health experts, normal po na marami ang magkaroon ng mga viral infection tulad ng simpleng ubo, sipon at iba pang upper respiratory tract infection. Pero paalala po nila na importante na magpatingin agad at magpatest agad oras na makaranas ng sintomas. Magkapareho raw kasi ang sintomas ng simpleng ubo o sipon sa sintomas ng COVID-19. Kaya dapat maagapan at makumpirma agad kung COVID-19 o simpleng trangkaso lang ang inyong nararamdaman. Alam naman natin na kapag medyo na-delay tayo sa pagpapatingin ng COVID, pwede yung COVID-19 natin mas lalong maging severe, no, which can actually cause a lot of mortality and also morbidity. Payo pa ng mga doktor, ugaliin pa rin ang proper hygiene, physical distancing, pagsusuot ng face mask at pagbaon ng makapal na damit o jacket ngayong malamig ang panahon. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.